Proyecto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ang aking pagkakakilanlan. Pero nangyari ang kwentong ito taong 2016. Buntis ako, 6 na buwan. Nagrerenta kami ng asawa ko sa Paranaque noon. Mas malapit kasi sa pinagtatrabahuan ko. Isang araw ay nagdesisyon kaming lumipat na ng inuupahan sa Manila since nagsabi na din ang may-ari ng inuupahan namin na ire-renovate ang apartment nila. Tsaka sa Manila din kasi ako manganak noon. Plano namin ay lilipat kami ng Sabado kasi busy kami sa trabaho namin kapag weekdays. Lunes bago kami lumipat, umalis kami ng mga 4:30 ng madaling araw sa bahay kasi kailangan kong maaga makapasok dahil mag-half day ako ng trabaho dahil ma-check up ako sa OB ng hapon. Habang naglalakad papunta sa sasakyan, may natanaw kami na matandang babae na makakasalubong namin. Konti pa lamang ang tao sa labas pero marami nang nakabukas ng mga karinderya at bukas na din yung eskwelahan ng pang high school. Hindi namin kilalang personal yung matanda pero sa isang taon namin na pagstay doon, madalas namin siyang makita. At may nakapagsabi na rin sa amin na nasa 90 o 95 taong gulang na umano ang edad nito. Natatakot ako sa kanya kasi maliit siya na matanda, Sir Seth. Sobrang tanda na ng itsura pero tuwid at mabilis pa rin itong maglakad. Medyo may katabaan ito. Puti na ang mga buhok. Nung makakasalubong na namin siya, nakatitig ito sa tiyan ko at may binubulong. Napakabilis ng mga salita niya na hindi ko maintindihan. Dahil bukod sa mahina ang boses niya, parang ibang lingwahe din yung binibigkas niya. Hanggang makalagpas kami sa kanya ay hindi ko na siya nilingunod kasi natatakot na talaga ako. Napag-usapan namin ang asawa ko yun habang nasa biyahe pero sabi niya ay huwag ko nang pansinin at baka ganun lang daw talaga yung matandang yon. Lumipas sa mga araw. Isang araw na lamang lilipat na kami. Biyernes na nun. Nagsisimula na rin magtanggal ng bubong yung mga gumagawa ng bahay. Natanggal na nila ang bubong ng katabi naming room. Isang linggo na kasing nakaalis ang umuupa doon at kami na lang ang naiwan sa second floor. Dalawang kwarto kasi ang nasa ikalawang palapag ng paupahan. Pag-uwi ko ng gabing yon, nakita ko na may malaking uwang na yung bubungan. Pag tinanggal mo yung parte na yan ay matatanaw mo ng labas. Binaliwala ko na lamang ito kasi last night na namin doon. At bukas ng umaga ay aalis na kami at lilipat na sa bago naming titirahan. Subali pag uwi ko at napansin ko to, nilinisan ko yung bahay kasi maraming buhangin at maliliit na bato at kahoy na nalaglag galing sa bubong. Pagkatapos noon ay naligo muna ako bago matulog. Ang banyo namin ay nakahiwalay sa room namin, sharing sa ibang tenant. Pero karap lamang ng pinto namin ang mismong banyo. Pagpasok ko sa CR, walang ilaw kasi tinanggalan na yun ang bubong. Pero pinatungan lamang ng malapad na kahoy para may harang pa din. Yung toilet bowl, barado na kasi nahulugan na ng mga bato galing sa hollow blocks na giniba na din para palitan. So dahil hindi naman ako magbababad at banlaw lang naman ang gagawin ko, tiniis ko na. Gamit ko lamang yung ilaw ng cellphone ko.
Habang naliligo ako, nagtataka ako kasi may mga nahuhulog na maliliit na bato galing sa bubungan, galing sa kisame ng CR na gawa sa hollow blocks. Konti lang naman yung nalalaglag pero ang ipinagtataka ko, bakit naglalaglagan eh? Hindi ko naman nasasagi yung pader. O wala namang tao o kung ano sa bubong na magiging rason para magalaw yon at maglaglagan ng mga maliliit na parte nito. Binilisan ko na lamang kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam ko nun. Kasi pakiramdam ko, may nakamasid sa akin. Pagkatapos kong maligo ay natulog ako agad. Dumating ang asawa ko galing sa trabaho pero nagpaalam din agad ito para lumabas at manood ng basketball sa kalapit na court. Pag-alis niya, nakatulog din naman ako kaagad. Habang natutulog ako, nakaramdam ako na may kung ano na nahuhulog sa paanan ko. Pagmulat ko ng mata ko ay dumiretso agad yung tingin ko sa paanan. Nakita ko na may nalalaglag na maliit na bato galing sa bubong namin. Galing sa parte na umuwang kasi nga giniba yun, di ba? Yung nakausli na yon, nakatapat sa paanan ko. Maliit lamang kasi yung kwarto na yun, Sir Seth. Nagulat ako at nagtataka at napatingin sa bubungan. Natakot ako kasi alam ko na meron talagang kung ano sa bubong na gumagalaw nun. Kitang-kita ko na pilit na tinutulak yung nakausling kahoy para bumigay. Yung para bang gusto niyang pumasok galing doon. Tapos ito pa, Sir Seth. Sa takot ko ay bigla na lamang nanigas yung tiyan ko. Napakasakit ni hindi ko magawang makagalaw. Pinilit kong abutin yung cellphone ko sa gilid pero napakabagal kong ginawa yun kasi naninigas din talaga yung kamay ko. Habang nakatitig ako sa bubong, nagulat ako na sa sobrang lakas ng bagay na yun na nasa bubungan, bigla ba namang lumusot ang kamay niya sa butas. Kitang-kita ko yung kamay na yun, Sir Seth. Para itong sandok pero mabuhok. Parang kamay ng unggoy ang itsura nito. Sa gulat ko ay bigla akong nakagalaw. Nadampot ko yung cellphone ko at nagawa kong makatayo. Dumiretso ako agad sa kusina. Pagpunta ko doon ay nagawa niyang maiangat ulit yung kamay niya. Tumahimik at tumigil ito sa ginagawa niya. Pinakiramdaman ko ito. Sinitsitan ko siya. Yung sitsit na parang sinasaway ang pusa. Narinig ko yung mabigat na mga yapak niya papunta sa direksyon ko kung saan ako lumipat nun. Naririnig ko yung yangit-ngit ng kahoy na bubong sa bigat na mga paa niya. Agad kong tinawagan ang asawa ko pero hindi ito sumasagot. Nagtago ako sa ilalim ng mesa. Ilang minuto ang nakalipas ay nandun ulit siya sa butas ng bubong at pilit na namang tinutulak ang nakausling kahoy para makapasok. Mga 10 minuto pagkatapos nun, narinig ko na nagbukas ang gate sa baba. Alam kong asawa ko na yung nagbukas ng gate kasi narinig ko pa siyang umubo. At doon na rin huminto yung bagay na yun sa bubong. Pagkapasok ng asawa ko ay umiiyak ako at magsabi sa kanya. Galit na galit ako nun kasi hindi niya ako sinasagot sa tawag ko. Nagtanong ito kung bakit. At sinabi ko naman na may kung ano sa may bubungan. Natawa siya. Pero nagulat kami pareho ng walang ano-ano. Nandyan na naman yung bagay na yun sa bubong. Pinipilit niyang buksan o itulak yung nakausling kahoy sa may bubungan. Nabigla man ang asawa ko ay dumiretso sa akin at kumuha ng kutsilyo.
Sabi niya ay tawagan ko ang may-ari ng bahay at paakyatin ko. Tapos ang plano niya ay hihilahin niya yung kahoy para mahulog ang kung anumang nasa taas nun. Pero biglang tumigil ito. At naririnig namin na yung mga mabibigat na paglalakad niya. Umiikot-ikot sa may bubong. Matapos ang siguro 20 minuto ay bumalik siya sa butas. At yun nga ang inaantay ng asawa ko na pagkakataon. Nang hihilahin na niya bigla yung kahoy doon, tumakbo ito at nawala. Rinig na rinig namin yung yabag niyang sobrang bigat na patalon-talon. Pero tila ba magaan ang bawat pagbagsak niya sa kung saan man siya nakapatong. Hanggang sa mawala ito. Makalipas ang 1 minuto ay kumatok ang may-ari ng bahay. Pinagbuksan namin at may dala siyang rosaryo. Sabi niya pag-akit niya, narinig niya nga daw na may malakas na tunog galing sa bubong namin. Kaya imbis nakatukin kami, kumuha siya ng kahoy na hagdan at inakyat ang bubong mula sa banyo. Nakita niya na may malaking itim na nilalang na nasa bubungan namin. At kinukot-kot nga yung kung anong meron sa bubungan. Lumingon ito sa kanya. Pulang-pula umano ang mga mata nito. At nang makita siya ay bigla na lamang itong tumakbo. Natakot daw siya kasi pagtakbo nito, lumundag ito sa kabilang bubong na parang walang kahirap-hirap. Ang bubong na tinalon nito ay ang bubong sa harapan ng bahay namin. Napakalayo nun sir sa gawa ng isang kalsada ang pagitan nun. Ito pang nakakagulat. May bintana kami na kapag nakabukas kasya ang tao. Nakabukas ito noong mga panahon na yun kasi naiinitan ako. Kaya hindi ko ito isinara nung bago ako matulog. Dapat, pwede siyang dumaan dun, di ba? Hindi siguro nagawa. Gawa ng yung bintanang yun ay nilagyan namin ng buntot pagi. Doon kami nakumbinsi na aswang talaga ang bagay na yun. Sa takot ko ay hindi ko na kayang magstay pa doon at baka balikan niya kami. Kaya nung gabi na yun ay umalis na kami at doon na natulog sa bahay ng mga biyanan ko. Malakas ang hinala namin na yung matandang nakasalubong namin ng aswang. Hindi naman sa judgmental pero mula kasi na makasalubong namin siya, ay gabi-gabi na kami nakakaramdam na may naglalakad sa aming bubungan. Hanggang madaling araw. Yun ang rason kung bakit nagpabili ako sa asawa ko ng buntot ng pagi. Sa may Binondo. Doon kasi siya nagtatrabaho. At yun nga sa bintana namin siya napiling ilagay. Kung wala siguro ito doon, nagkaroon siguro siya ng pagkakataon na mabiktima sana ako nung maabutan niyang sira ang bubong namin. Nakakagulat na kahit dito sa Kamaynilaan ay may mga ganitong uring nilalang. Akala kasi natin na sa mga liblib lamang na lugar sila, sa mga probinsya na ninirahan. Sa akin dati kahit na naranasan ko na makainkwentro na uwak o yung malaking ibon sa Marikina, hindi ko pa rin masasabi kung yung ibon na yun ay alaga lamang o siya mismo ang aswang. Pero itong pangyayari na to sa buhay ko, ang pinaka nakakatakot sa lahat. Dahil nakita ko mismo ang maitim at mabalahibo niyang mga kamay.